Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, hapon naman masyad ko mo. Iba-vlog ko na rin yung nag-experience namin sa travel namin as a family. So, ngayon, ang topic natin is balik manggagawa, nakasama ang pamilya, going back to Dubai via PAL or Philippine Airlines. Ano-ano nga ba yung mga documents na kailangan nating dalhin? So, this is going to be based from my experience lang po guys, yung mga isi-share ko sa inyo, yung mga ginawa ko, para lang ma-secure ko yung mga documents kasama ng family ko. Kasi po, ako lang yung babalik as OFW. And apat po yung kasama ko. So, ayan, share muna natin ang view sa kanila. Masaya na lang! So ayan, we're biking. Habang nagbabike ang lola niya, pak! Nakbubumbo tayo. So okay. Kumaliw. Okay guys, ano nga ba yung una kong documents na prepare? Okay, as OFW muna ang pag-usapan natin. Number one, verified contract from your employer. Number two, OEC. Siyempre, sa mga OFW na kagaya natin, kailangan meron tayong OEC. Hindi tayo makakaalis sa Pilipinas kung wala tayong OEC. Very important yan. At lahat, guys, ng mga documents is kailangan nakaprint po. The number three, nagbayad ako ng OWA ko. Nag-update ako ng OWA kasi naging inactive yung OWA ko after pandemic. Hindi na ako nakapag-update noon. Nag-update na lang ako nung mismo nasa airport, nagbayad na lang ako ng OWA. Siyempre, number four, kailangan natin may visa. Guys, di tayo makakalis na wala tayong visa. Alam natin yan. Visa and confirmed ticket. Yan po is mga ipoprovide naman yan ng mga company natin. So, yan yung mga pre-provide ng company namin. Ang sa akin lang is nag-secure lang ako ng updated ko na OPC. Then, lahat po yun pre-need ko. And now, punta naman tayo dun sa mga documents na dinala ko kasi kasama ko yung family ko. Apat sila. We have two sons and kasama din namin si mother-in-law. Okay guys, dito naman sa mga documents na babanggitin ko sa inyo, lahat din to naka-print. So ang una kong sinecure dito is syempre lahat ng mga apostille documents namin, kagaya ng marriage certificate, birth certificate ng mga bata. Syempre ako din may birth certificate, si nanay may birth certificate. Lahat po 'yun mga naka-apostille para lang naka-ready lahat. So okay tayo doon, clear tayo doon. Lahat yon naka-attested yan from DFA. Ano naman yung mga documents na prepare ko para naman sa pamilya ko? Okay, ang isa sa una sa prepare ko is of course kailangan bilhan muna natin sila ng visa at saka ng ticket. Pangalawa is yung travel insurance. Yung travel insurance kasi guys, nakuha ko na yan together. Nakapackage kasi yan sa agency na kinuhaan ko ng visa. Kasama na yon. Bali, from 750 na 3 months visit visa, nag-add lang ako ng 50 dirhams each para naman sa travel insurance nila. Yun yung sa mga yung travel insurance, yung para sa COVID, ganun. In case kung ano man yung mangyari sa na hindi natin inaasahan. So, meron sila nun. Then, yung pangatlo is yung return ticket. So, importante yan. Dahil yung return ticket po, based sa experience namin nung nag-travel kami sa NAIA, hinanap po siya ng immigration sa amin. Then, VAC certificate. Very important po yung VAC certificate kasi kahit kumpleto po yung documents ninyo, kung hindi naman po ninyo dala or hindi ninyo na-print or nakapag-provide kayo ng VAC certificate, sa check-in counter pa lang po, hindi na po kayo makakaalis. I would advise guys na kapag ka nag-print kayo ng VAC certificate ninyo, mas maganda po kung colored yung ipapaprint ninyo kasi based dun sa ibang kakilala ko, kasi di ba may QR code yan, so i-scan nila yan. Pag in-scan nila yan at hindi nila na-scan, baka magkaroon po kayo ng problema or madelay-delay yung flight ninyo. So ayun nga, gawin ninyong colored. Then after that, nang nasa NAIA na kami,
dumiretso muna ako ng, nagbayad muna ako ng travel tax sa para sa family ko. Since OFW ako, pre-present ko lang yung OEC ko para discounted yung mga dependents ko. Like my husband and our two sons. Ang binayaran ko lang sa kanila each is 300 pesos. Para, so instead of me paying 1,620 para sa travel tax, tigti 300 lang po silang tatlo. Pero syempre si nanay, si mother-in-law, siya yung buo kasi hindi ko siya direct talaga na dependent. Mother kasi siya ni husband. So ang sa kanya, ang binayaran niya is 1,620 pesos. So yan. So ang nangyari is punta na kami sa check-in counter, hiningi na yung resibo na nagbayad kami ng travel tax namin, tapos yung vax certificate, yung ticket namin, and syempre mga passport, sa documents na prepare ko, which is yung affidavit of support. Kasi diba, dito sa Dubai, bago ka makapagpa-visit ng family mo, kailangan meron tayong affidavit of support. Isa yan sa, hindi naman kailangan, pero may mga nangyayari kasi na hinahanap siya ni immigration officer. So the question here is, paano ako nag-provide ng affidavit of support habang nasa Pilipinas kaming lahat? Syempre kasi ang affidavit of support, as far as we all know, pinaprocess kasi natin yan sa Dubai, sa consulate, sa embassy. But since lahat kami, magsisimula pa lang akong bumalik ulit sa UAE, ang ginawa ko is sa Pilipinas ko po prinases ang affidavit of support. Paano ko prinases ang affidavit of support sa Pilipinas? Nag-provide po ako ng CANA. CANA means Certificate of Authority for Notarial Act. Ito po yung letter na kailangan nating ma-provide and i-secure. Then dadalhin po natin yan sa DFA for apostille. Ano-ano naman yung mga requirements para dun sa CANA? Sa CANA, ang kailangan natin is 2 valid IDs. Then, copy yun. Copy ng 2 valid government IDs. And then, of course, yung affidavit of support letter natin. Kasi i-attach nila yun doon. Then, guys, it will take 7 days ha, bago ninyo makuha. Sa case ko kasi, ang nangyari, hindi ko alam, siguro talagang sinwerte lang ako na after 3 days, nakuha ko na siya. Actually, long story kung paano ko siya nakuha eh. Hindi ko masabi na, kasi sinadya ko pa siya sa opisina talaga. Pero kung tutuusin, 7 days talaga siya bago i-release. Nagmadali lang talaga ako na nakiusap ako na baka kung pwede, i-release na nila kung napirmahan na ni Judge. And luckily, that day, napirmahan na nga siya ni Judge. Kinuha ko na siya and dumiretso na kami ng DFA para ipa-apostil yun. So, ang kinuha ko noon sa DFA, since rush na lahat, nagbayad na lang ako ng 200 pesos para kinabukasan, babalikan na lang din namin yung pina-apostil namin na CANA. Then guys, by the way, isa nga pala sa documents na prepare ko is yung statement of account from BDO. Kasi nga, iniisip ko na baka mamaya, since nga ang daming kong kasama na tourist visa, baka hanapan kami ng statement of account, ganun. Okay, so ito na. Nung nag-travel na kami, guys, very smooth lahat. Thank you, Lord. Since may kasama kaming bata and senior, inuna na kami. Then sa immigration naman, ang tinanong lang sa amin is kailan ang balik ninyo sa, I mean, kailan ang balik ng mga tourist visa mo sa Pilipinas. Tapos ayun lang, binigay ko lang, huwag niyong ibibigay lahat ng sabay-sabay ng documents, guys. Kung ano lang yung hahanapin ng immigration officer, yun lang po. And it's very important also na ang member ng family natin is alam ang details ng ating flight. Hindi pwedeng isa lang ang nakakaalam. So dapat lahat alam kung kailan yung balik. Kasi iisa-isahin po kayo ng immigration officer. Yung before kasi na experience ko was sabay-sabay kasi before kami sa window eh. Pero ngayon iniisa-isa na nila. Doon nga pala sa mga nagtatanong tungkol dun sa vax certificate, enough na po sa kanila na may maipakita kayong meron kayong 2 doses vaccines. Hindi na po nila nire-require na meron kayong booster. Okay na po yun. Ngayon, kung isa pa lang po yung vaccine ninyo and paalis na po kayo,
Doon po sa website kasi nabasa ko, doon sa Philippine Airlines, kung isa pa lang ang dose ninyo, kailangan nyo pa rin po mag-undergo ng RT-PCR test. Parang 48 hours or, nakalimutan ko na eh, kung 94 hours or 48 hours, hindi ko alam. Basta nandun yun sa website nila, basahin nyo lang. Extra tip naman sa mga magbabiyahe. Ang biyahe namin noon, naka-oras yon ng 1 PM pa ang departure namin. Pero guys, imagine nyo, alas 6 pa lang ng umaga, nasa airport na kami. At hindi namin yun pinagsisihan dahil sobrang dami ng pasahero. At sa sobrang dami ng pasahero guys, actually nalibago rin ako kasi ngayon pala hindi na kagaya dati na pag nandun ka na sa airport, pasok ka na kaagad eh. Hindi ganun. Lahat kayo nasa labas pa and may mga timing ang bawat bansa na pupuntahan kung anong oras ang papapasukin kayo doon. So nag-intay pa kami sa labas ng mga, ano oras na nag-intay sa labas tat? Mga alas 8 na kami pinapasok. Alas 8 na kami pinapasok. Pero hindi yun hassle para sa amin kasi nakapag-vibe muna ako ng OWA, tapos nakapag-relax-relax muna kami sa labas. Kesa naman yung maipit ka sa traffic, mas hassle yun, diba? Kaya yun yung tip ko, agahan ninyo, walang problema kahit sobrang aga nyo doon na kayo maghintay. Mas okay yun kesa naghihintay kayo sa kalagitnaan ng traffic. Tapos pagdating nyo doon, hindi na kayo makakasingit kasi nga ang dami ng tao. So hindi niyo na alam, syempre ang dami nating maleta, may mga dala tayo. Tapos, lalo na kung pamilya kayo, may mga bata kayo, masyado siyang hassle at saka mainit po, sobra. So guys, ayun lang naman sa lahat ang mai-share ko sa inyo. Basta pag nasa immigration officer na kayo, huwag kayong kabahan. Do your best and be confident. Yun lang naman yun eh. Confidence is the key to success. Dati grabe ka magmaneho. Ano ba ito, malalaglag na ako dito eh. This is a go-kart. This is a go-kart. And that's all for today's vlog guys. Thank you very much for watching me. And kung nagustuhan nyo ang video nito at may natutunan kayo, may napulot kayo, for sure meron kayo napulot for today, don't forget to hit subscribe, click like, and lagi lang tayo maging masaya. Piliin natin maging masaya kahit ang mga tao ay masaya para sa atin. Bye, good night, ciao!